Matapos maunsyami ang pag-uusap sana ni na Pangulong Aquino at Chinese President Hu Jintao, nananatiling mainit ang pag-aagawan ng Pilipinas at ng China sa ilang teritoryo sa West Philippine Sea. Sa gitna nito, may dumating na namang mga barko ng Amerika sa Pilipinas. Tanong tuloy ng ilan, epekto ba ito ng pambubuli ng China? My report si Leigh Alves. Ito ang USS Hawaii, isang klase ng fast attack submarine na nakadaong ngayon sa Subic Bay mula sa Amerika. Naglalaman ito ng malalaking armas tulad ng torpedo at Tomahawk land attack missiles. Halos magkasunod na dumating ang USS Hawaii at USS Frank Cable noong nakarang linggo bilang bahagi ng 12-day visit nito. The submarines have a wide variety of missions. The Hawaii we have outboard us, for example, right now can do anti-submarine, anti-surface. It can do special forces insertion. And while we don't discuss the specifics of any operation, you can imagine the capabilities that brings to the U.S. government to monitor events or, you know, deal with any conflict that might arise. Ayon sa U.S. Embassy, ang pagbisita ng mga sasakyang pandagat ng Amerika sa Pilipinas ay pagpapakita ng matagal na pagkakaibigan ng dalawang bansa. Pero hindi maiiwasan ang mga haka-hakang may kinalaman ito sa namumuong tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China, kaugnay ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Regular port visit lang daw ang pakay dito ng USS Hawaii, isang fast attack submarine ng Amerika. Wala umanong kinalaman ang pagpunta nila rito sa namumuong tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Para kay Professor Clarita Carlos, political analyst at national defense expert, posibleng sagot ng Pilipinas sa pamubuli ng China ang pagdating ng mga barko mula sa Amerika. O pwede mong sabihin na this is part ng kanilang periodic visits to this part of the world. Meron ka namang tingin na strategic, which means parang ito yung sagot dun sa ginagawang mga provocative actions ng China. Parang yung presence ng Amerika ay tinetelegraph natin sa ibang mga protagonist, siguro sa China na rin, na hindi kami nag-iisa. Kung sakali, malaki raw ang maitutulong ng mga naturang barko sa pagbantay sa teritoryo ng Pilipinas, lalo na't walang sapat na kakayahan ng Pilipinas para ma-detect kung may mga submarine ng China na nasa karagatan ng bansa. Iba naman ang naging suhestyon ni Cagayan de Oro, Representative Rufus Rodriguez, para maprotektahan ang West Philippine Sea. Ang kanyang proposal, gawing tourist destination ng Spratly Islands. Pero ayon kay Department of National Defense Secretary Voltaire Gazmin, na pagkasunduan nila ng Chinese Defense Minister, na wala silang gagawing aksyon na posibleng magpalaki ng gulo. Sang-ayon naman dito ang Malacanang. We will let the DFA handle this. Remember, our commitment is not to do anything that will escalate tensions in that area. So we, at this point, we have no assessment on how that proposal will be received by the other claimants in that area. Leigh Alves, GMA News.